Welcome back mga master sa aking channel. At panibagong adventure na naman po ang inyong mapapanood. So, andito tayo ngayon sa spot natin at solo dive muna tayo. So, wala muna tayong makakasama ngayong gabi. So, sana pagpalain tayo na marami natin mahuling o kahit ano pa man na mahuhuli natin para may pang-ulam tayo saka may pambenta rin. At shout out po sa aking mga viewers and subscribers at sa mga kapwa natin Espiro. Lagi po tayo mag-iingat sa pamamana. So tara mga master, samahan po ninyo ako sa aking pamamana. At ayan, first catch natin mga master, isang manabon. So good size na yan, kaya hinuli na natin. Pwede na yan pang ulam. At ayan mga master, next target natin. May nakita ko dito isang bagaong. Ayan mga master, bagaong ang tawag dito niya sa amin sa Marinduque. Sa inyong lugar mga master, anong tawag dyan sa ganyang klaseng isda? Just comment naman po para alam din natin kung ano pa yung ibang tawag dyan sa ganyang klaseng isda, para malaman din natin. So next target natin mga master, dahil wala na akong ibang mapana, ayan, pinana na natin yung ano, isang dalagang bukid. Good size na yan, pwede na yan pang ulam. At ayan, hanap tayo ng panibagong target. Ayan, may nakita ko isang panos, kaya ginamitan na natin ang blinker para hindi na makatakas yan. Ayan, sa pool naman mga master, kalat na yung kanyang ata. Breakaway pala mga master yung ating pana. At yan ay may buya sa dulo. Pagkapanaan natin, diretso na yan doon sa buya. So ingat-ingat din tayo kapag breakaway system ang ating pana, kasi paiba-iba minsan ang agos ng dagat, kaya pumupulupot minsan sa ating paa. So ingat tayo mga master. At ayan, may nakita ko ditong isang pugita na nakatago sa butas at hindi na natin palalampasin yan. Susungkitin natin yan. Konting kiliti lang mga master at lalabas din yan. Medyo napansin ko mga master, malaki pala yung kanyang butas, kaya ang ginawa ko, pinana ko na agad. So kaunting ano lang yan, hila-hilahin mo lang yung lubid, lalabas na rin yan. At ayan mga master, na palabas ko rin siya doon sa kanyang bahay, sa kanyang butas. At ayan, malaki-laki yan mga master, may isang kilo na rin yan. At ayan, may nakita ulit ako isang good size na dalagang bukid. At huhulihin na natin yan, pandagdag na rin yan sa pang-ulam para bukas. Ayan, dalagang bukid ulit mga master. Pinapatulan ko na mga master yung ganitong isda, kasi wala talaga tayong ibang mapana, kundi kung ano yung nakikita natin, hulihin na natin para may pang-ulam tayo kinabukasan. At yan mga master, lumipat ako dito sa buhanginan, pero may nakita ako dito ang dalawang manabon, pero pinili natin yung mas malaki. At dito mga master, sa angkla ng pangulong ay may nakita akong talupak. Anong tawag nyo dyan mga master sa ganyang klaseng isda? Just comment naman po. Bali, dalawa yan mga master na magkasama, pero yung isa nahuli ko na, hindi ko na lamang nakuha na ng video yung isa,
kung paano natin pinana. Pinakamagandang luto dito mga master ay ginataan. Talaga namang napakasarap kapag ginataan yung klaseng isda na yan. At next target natin mga master, andito pa rin tayo sa Buhanginan. Ayan, may nakita akong isang tulos or danggit. Ayan, lumipat tayo dito sa Batuhan at may nakita akong ayan, isang pugita mga master. Nasa labas siya. Hindi na tayo pahihirapan yan na magsusungkit sa kanyang butas. At dito pa rin tayo mga master sa Batuhan at maghahunting tayo ng baka may pugita pang gumagapang dito. Pero ayan nga, may nakita tayo. Nasa labas ulit siya. Good size na yan mga master, kaya huhulihin na natin yan. At yan mga master, tuloy-tuloy tayo sa pamamana at may nakita ko ditong namumuti dun sa butas. Ayan, may pugita dun sa loob. At ayan, sinungkit-sungkit ko pero ayaw lumabas. Ayan, mga master, hindi ko pa yan pinapana pero nagbuga na agad siya ng ata. Ganyan mga master kapag maliit yung butas tapos may pugita dun sa loob. Napakahirap talaga palabasin pag ganyan lang kaliit yung butas. Kailangan mo talagang magtyaga sa pagsungkit. Pero ayan mga master, nung pinana na natin, ayan, nakuha ko rin naman. So, nasecure natin yung ating nahuling pugita. So, pang-apat natin to mga master. At tuloy-tuloy pa rin tayo mga master sa paghahunting ng ating pang-ulam at pang-benta. Ayan, may nakita tayong isang catfish. Ito pala mga master ang tawag namin dyan dito sa probinsya ng Marinduque. So ingat-ingat tayo mga master sa tinik nito. Katulad ng danggit, masakit din ito makatinik. At ayan mga master, tuloy-tuloy tayo sa pamamana. Dito pa rin tayo sa Batuhan at ayan, may nakita akong isang malaking kanuping. Napakalaki niyan mga master, may kalahating kilo na yan. So bihira mga master yung ganitong klaseng isda dito sa spot natin. Ayan mga master, ang ganda ng kanyang tama. So ang tawag dyan ng mga master spiro natin ay stone shot. At lipat tayo mga master dito sa Buhanginan. At may naispatan ako dito mga master, isang alimango. Ayan, napakalaki mga master. Pero ang nangyari, ayan, bumalik dun sa kanyang butas. Hindi na natin naabutan. Sayang, napakalaki pa naman nun. At ayan mga master, ako ay aahon na. At inabutan na tayo ng sikat ng araw. So ayos na yung mga nahuli natin. May pambenta at pangulam tayo. So maraming salamat mga master sa inyong panonood. At sana po ay patuloy ninyong suportahan ang aking YouTube channel. At kung bago ka pala po sa aking channel at kung mapadaan ka po dito, ay don't forget to subscribe na po. At pakipindot na din po ng notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload. So kita-kits po tayo mga master next adventure. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po and God bless you all.